Okay. Okay na ako. Magsisimula na ako ng 10 minutes. So, ipapaliwanag ko nga sa inyo na ang Pope ay ang isang candidate at kumbaga sa pagkakaintindi ko sa Bible, siya ang Antichrist. Hindi ibig sabihin ito yung Pope na nakatayo ngayon, pero may posibilidad to anytime. Kasi kung papansinin natin, kung pag-aaralan natin ang Bible, masyadong mahiwaga. At kailangan natin pagdugtong-dugtungin, bigyan natin ng koneksyon, bigyan natin anong tawag dito, bibigyan natin ng parang it's a puzzle eh. It's a puzzle to connect the Bible and kung paano mo bibigyan siya ng buhay pag dikit-dikitin ng Bible. So ito ang pagkakaintindi ko sa Bible dahil sa pag-aaral ko at dahil na rin sa mga koneksyon ng ginagawa ng Roman Catholic. Unang-una, ang Roman Catholic ay Roman Catholic Church or Roman Church Catholic. Kung papansinin ko tong pangalan na to, hindi ito Roman Christian Church. Ano ngayon ang nasa loob ng ng Catholic Church? Ang totoong sinasamba dito ay ang tinatawag na Mother. Ito yung Universal Church, Catholic Church, na ang tawag din ay Mother Church. Ang simula nito, na pagkakaintindi ko, nung panahon ni Nimrod, itong ang apo ni Noah, pagkakaintindi ko, anak siya ni Cush, and Cush begat Nimrod. And then, historically, nandyan si Semiramis. At yung Semiramis na to, siya yung goddess, yung tinatawag na God. So saan sila nakatira? Nakatira sila sa Babylon. Yung Babylon, iyan yung, kung papansinin natin yung Bible, ito yung lugar na galit ang Diyos kasi halos doon sa lugar na yon ang mga kumakalaban sa kanya, yung tinatawag na anti-God, yung tinatawag na maraming ginagawang Diyos-Diyosan. At saka, mas naniniwala sila, ang mga tao, mas naniniwala sa physical na malalakas na tao, mas naniniwala sila sa mga tinatawag na yung kung ano yung nakikita nila, ginagawa na nilang Diyos. Nung that time kasi, kung babasahin natin ang Genesis, nung bumagsak yung fall of Adam and Eve, doon bumagsak din, nakipag-intermingle ang mga kasamahan ng Satanas, ni Satan, to human being. Diba? Nag-ano sila, na sabi na natin na meron silang sexual intercourse. And then, sa galit ng Panginoon, dahil nga, those were the days na merong mga higante na iba-ibang creatures. So, those were the time that God called Noah, ayun niya, inilubog sila sa flood, pinatay sila sa flood dahil sa kasamaan ng tao, di ba? Yung sa kalaswaan ng ginagawa. So ngayon, yung line ni Noah kay Ham, Shem, and Japheth, I think yung line ni Ham, nandoon si Nimrod. Kumbaga, iyon yung linya o lineage ng Antichrist sa pagkakaintindi ko. At yung linya na to, ang sinasamba nila ay ang mga Diyos-Diyosan na goddess. Pero marami pa silang God, di ba? Marami silang mga kin-create na God. Sila, sino to? Sila Zeus, yung mga God of the sea. Marami silang kin-create. So ito, dito galit ang Diyos na ang alam ko rin, ginagawa nilang imahen na sa Ten Commandments, kung papansin ninyo, sa ibang libro, wala doon yung isa sa Ten Commandments na galit ang Diyos, na ang alam ko din, sa pagsasali ng Roman Catholics, tinanggal nila, kagaya ng tungkol sa imahen, tinanggal nila yun. Siguro, makiklear nila ako dito ngayon habang ine-explain ko kung sino yung Antichrist. So, ang Catholic Church, ang sinasamba nila ay ang goddess, ang Mother Earth, kung tawagin. Yun ang sinasamba nila. At nakapaloob na dito yung nasa loob si Jesus Christ, yung sila Paul, Peter, at lahat ng mga santo. So ngayon, saan natin makikita, nabanggit ko kanina yung Babylon, di ba? Kasi doon nagsimula yung pag-aaway o kagalit ng Diyos, doon ang gagaling. Asan ngayon yun? Bakit ko sinabi ang Antichrist ay ang Pope? Pag tinignan natin sa Revelation 17:4-6, nandoon yung tinatawag na Mystery Babylon. Sa Revelation 17:4-6, nandoon yung tinatawag na Mystery Babylon.
Bakit tinawag na mystery? Kasi kaya tinawag na mystery, ito yung replica ng pagtatago sa anyo, pagtatago ng demonyo, sabihin nating demonyo. Pag sinabi kong demonyo, ibig sabihin yung spirit na dala ng church, itinago nila, they called it Mystery Babylon. So, nasaan yun yung Mystery Babylon na yun? Ito yung nasa Rome. Babylon, physical place, now it's mystery from the revelation. So, kagaya nito, ito yung future event na kailangan lang nating i-connecta kung sino to. Ang good candidate ito ay ang Catholic Church. At saka pag sinabi mong yung itong sa Revelation 17:4-6, sana makita natin mamaya sa Revelation 7:19, ito yung the only place na merong tinatawag na seven hills, seven heads, and seven mountains. Ito lang ang lugar geographically sa buong mundo na may lugar na ganito na ang location ay Rome na tinawag na Mystery Babylon. Sa Jeremiah 7:18, ito yung ang we know worship nila dito ay ang goddess or small g, no? Yung gods, ang daming gods dito. Dito sila nagsimula yung tinatawag na ostia, yung paggawa ng bread, yung paggawa ng dough. Excuse me. Tapos sa Jeremiah 44:17, nandito yung tinatawag na Queen of Heaven. Queen of Heaven is like the RCC now, the Mother Church, offering to the goddess, nag-o-offer sila doon. So ngayon, ano ba talaga ang simbahan? Ang simbahan na church na tinatawag, alam ko na babanggitin natin dito yung tinatawag sa Matthew 16 yata yun, na Peter, upon this rock I will build my church. Pero para sa akin, when you read the Bible, kailangan hindi magkaroon ng contradiction to the other book, especially panapanahon. Kasi kagaya ng upon this rock I will build my church, so ginawa na ninyong Pope or first Pope si Peter. Samantalang sa 1 Corinthians 10:4, ang sabi ni Apostle Paul, ito ay spiritual rock. At saka Jesus is the rock. So paano natin bibigyan ng diin na si ang church ay spiritual? Kasi nga sinabi rin ni Jesus Christ na sa John 2:19-21, destroy this temple and I will build it in 3 days. Kaya alam natin na magulo ang Bible. Mahirap intindihin ang Bible, pero kailangan, paano ba natin intindihin at maunawaan ang Bible? So meron din dito sa dinatawag na 2 Timothy 2:15, sinabi dito na, study to show thyself approved unto God, a workman that needed, not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang simpleng explanation nito ay kailangan daw yun yung dispensationalism. Biblical din to, kasi minsan masyado tayong picky sa nasa Bible ba yan? Sinabi ba yan? So kailangan natin ng logical common sense and reasoning. Lagi kong sinasabi yun na sometimes if it says this, we have to understand na either 2 verses up or 2 verses below para maintindihan. So kailangan nating intindihan kung anong group of people and group of yung timeline kung bakit sinabi o kung paano intindihin ang ganong klaseng verses. So yung Christians is para sa Christian verses, yung Old Testament is para sa Old Testament, yung tribulations is para sa paghihirap na tribulation, yung millennial kingdom is para sa millennial kingdom, at saka yung tinatawag dito, yung rapture is different, so we cannot mix them all together, so because we'll get confused. So sana magkaroon ng linaw yung pag-aaral natin. So ayan, pumasok na yung 10 minutes ko, ready na ako sa mga tanong. Po. Yung sinasabi mo bang Antichrist ay mabuti nila lang o masamang nila lang o napakasamang nila lang? Masamang nila lang. Yung mga Antichrist kasi, ito yung mga tao o mga Antichrist or the Antichrist, ito yung mga tao na alam nila si Jesus Christ na spiritually, they are deceived by the devil to go against God. Sa ikalawang tanong ko, Father John, doon basa nga dyan, 844. Papasa pa pala ako? Ay, kala ko wala na yun. John 844. Okay. Kung nagbasa ako, time pause. Okay, no, John 844. Okay, sabi sa John 844, ganito. Tandaan ninyo ha, isa sa mga rulings ni Brother Alexander, hindi siya pwede hanapan ng letra for letra. Yan ha? Okay. Sabi dito sa 1844 ganito.
Ang diablo ang inyong ama at ang gusto ng inyong ama, ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumaling sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Yan, Brother Rolo. Brother Alexander, masasabi ba natin yung tinutukoy dyan, Antichrist ako? Yung maaaring iyan ang Antichrist kasi sa salita pa lang, it's yung kasinungalingan ng mga sinasabi niya. So ngayon, yan ay statement or verses sa Bible na makikita natin na kahit sinong tao sa atin dito, pwedeng sabihin na sinungaling ako, pwede ko rin sabihin na sinungaling ka. So yung verses na yan ay hindi nagpapatunay para sabihin sa isang tao, siya yung Antichrist as a person like me. However, kung i-connect natin yan sa Bible at kung sino yung Antichrist, eh magkakaroon ng connection yan verse by verse. One good example is yung nagbabawal na kumain ng karne pag Friday, yung nagbabawal ng pag-aasawa, so nandoon yan sa Catholic Church. So yun lang yung ilan sa mga pagbibigay ng paniniwala na mali. Kasi God says, I hate images, I am not forbidding someone to marry. Nasa Bible yon. So sino yung sinungaling doon? Babalik yon sa Catholic Church. Talking about yung mga rules and regulations or protocols. Ako wala pa akong sinasabing kasinungalingan. Patunayan nyo, kung ako yung sinungaling, then prove me wrong. Brother Rex? Okay, paano dyan to? May browser ka dyan? Ha? Mayroon kang browser? Oh, browser na naman. Okay, teka. Anong ipa-search mo? Pasok ka sa Vatican.va. Teka muna ha. Wait lang. Hirap to, daming ano. Vatican.va? Yes. Okay, Vatican.va. Tapos, anong search ko dito? Kita mo dyan yung section ng Pope, mga Pope. Pakilagay nga ka na St. Peter. Teka. Teka ha. Walang Vatican.va. Teka.va. Wala bro, walang Vatican.va. Search mo sa browser Vatican. Oh, sige. Vatican. As browse mo dyan pababa yung Vatican.va. Yun na yun. Okay, tingnan natin. Vatican.va, the Holy See. Yes. As section ng mga Pope, search mo ba kay Pope St. Peter? Asan dito? Meron yung section ng mga Pope, Pope Francis, Pope Benedict. Ilagay mo siya kay St. Peter. Saan ko hanapin yung Papa si? Nasa main page ng... Teka. Nasa ka na ba? Yan bro. Sige, ano mo pa? Pa-left pa. Yan mo ano, kay St. Peter yung ano? Yung pontip? Wait lang. Wala, hindi makakarating. Oh, sige. Okay, meron dyan ka na sa section ni St. Peter? Asan section ni St. Peter? What I mean, sa Vatican.va, medyo yung mga plain tip of Pope, mga Pope. Scroll mo ka St. Peter. Teka, hanapin ko na lang. Peter. Ay, dapat meron tayong specific link na i-send sa akin para ma-ano natin. Asan dito? Wala bro. Ay, wala pa. Iba yung section na puntahan mo, Vatican.va mismo. Mayroon yung section na isang section kay St. Peter, mga Pope natin, wala kay Pope Francis ng St. Peter. List of Popes, bro. Yon. List of Popes. Wala. Walang list of Popes dito. Yung yeah, dito no, is, wala. Anacletus or Cletus, Clement, ayan, pababa. Sa dulo, kay St. Peter. Wala. Hindi ka natin sa dulo. Bro, dyan, i-check mo yung sa group chat natin. Nandun na binigay ni bro, Romel Palma. Sa BBB. Okay, so, yeah, magbukas na naman ako. Ay, nako, kailangan ko pang mag-ano. Dapat sana, ganito, magbuklanta ko ng link. Meron ng specific link. Naka-time post, oh. Wait. Nako, ito na problema ngayon. Romel Palma. Magbigay si Romel Palma ng asan. Loading ba masyado? Hi. Ito.
Okay. Ito. So, ito na. Yan. Ito ba, bro? Happy. Father Alexander, sinabi mo po sa ang sa simbahang Katolika kanina, sino po sa kapop na yan ang Antichrist? Kagaya ng sinabi ko sa iyo, ngayon, inilahat ko kanina na ang good candidate to be the Antichrist is the Pope. Kasi nandyan sa, yung Pope is pertaining, yung Catholic Church is pertaining to Mother Church. Yung Mother Church na to ay bad spirit coming from Babylon. Diba sinabi ko kanina, Babylon, and then now to Revelation, it's a mystery Babylon, a woman seated, doon sa Revelation 17:4-6. That's yung Babylon, yung church is a woman, and ang nagpapalakad doon ay ang Pope, di ba? So yung Pope doon ay hindi yung Pope ngayon, maaaring siya na, or yung upcoming, kasi we're talking about the future event. So wala pa po pala yun yung Pope? Wala pa yung Pope na ngayon, pero it could be now. Kasi nga, pag tinanong mo ako na siya pala yung Antichrist, no, kasi ang Antichrist will come as fake, na parang holy man, just like Jesus Christ. Papasok siya na ganun. So right now, we just have to know the concept, context, common sense ng Bible, who is the best candidate. So, nandito lahat sa Revelation. Sila yung mga naguhugas ng golden cup. Sila yung naggumagawa ng do, yung ostia. Sila yung nagbibihi sa mga saint. Kayo, ibig sabihin, kung sabihin kayo ang grupo na gumagawa ng lahat ng against God. So, but this is indirect. This is deceiving. Kasi hindi naman pupunta ang demonyo dito na, I am the Antichrist, worship me. Diba? Hindi naman siya pupunta ng ganun. Merong tinatawag na twisting, kasi ang Bible double-edged. Pag hindi mo alam, madadali ka, maloloko ka. So ngayon, iyon ang pagkakaintindi ko sa Bible na they are the fake one, they are deceived, because everything, most of what they're doing is blaspheming to God. Ayan, yun ang tanong ko. Thank you po.